Hello, hello, hello mga kayalak at magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa ating bagong video upang pag-usapan no ang pagpapatuloy ng COMELEC registration para sa mga gustong bumoto para sa 2022 election. Ngayon lamang ay nag-announce ang COMELEC Makati, lalo na para ito sa mga may Makati Send Updates members, MMU members, na ang COMELEC natin dito sa Makati ay magbubukas na muli sa darating na May 17, 2021 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ano ang mga requirements na kakailanganin para sa pagkaparehistro? Simple lang, kailangan mo lamang ng isang valid ID. Dapat, ihanda mo rin yung ibang mga dokumento. Kung ikaw ay first-time voters, mahalaga or maganda na magdala ka rin ng iyong birth certificate para sa iyong pagkakakilala. So, mahalaga na dapat ay malinaw no, yung mga informasyon na ating ibibigay sa COMELEC upang maiwasan yung, no, yung maling spelling ng inyong mga pangalan or maling birthday na maaaring input sa inyong certification or sa inyong registration. Sa mga magpaparehistro, meron tayong tinatawag na online appointment. Ito ay isang bagong sistema ng COMELEC na kung saan ang mga gusto magparehistro ay nag-a-apply no? At kumukuha ng schedule via computer. No? So, ito, set ka ng iyong information at details. Dito ay input mo lahat ng mga kakailangan ng detalye. Papasok sa kanilang system upang pagpunta mo doon, eh, madali na. No? Paano ba magpa online appointment. Kailangan mo lang pumunta sa eregistro.comelec.gov.ph. So, yan po, mag-appear sa baba ng ating screen, no, yung link papaano tayo mag-a-apply no, ng online appointment. So, dito sa computer, papakita natin. Once na nailagay nyo yung link, ay papasok kayo dito sa type of application. No? Pwedeng registration, transfer of registration, activation ng inyong former, ng inyong registration. So, pipili lang kayo. Halimbawa, i-click nyo yung registration at lalabas dito, no? Yung personal information. Sa personal information ay nakalagay yung first name, middle name, last name, date of birth. So, kung saan ka pinanganak ay dapat nyo rin po ilagay. Ano po ang inyong kasarian at ano ang inyong civil status. Kung sa supplementary data, hinihingi din po yan. Kayo ba ay bahagi ng PWD or senior citizen? Pwede nyo pong piliin. Indigenous people or illiterate people? Pwede rin po. Kung wala naman po dyan sa mga nabanggit, ang ilagay nyo lang po dyan ay not applicable. Sa susunod naman po ay citizenship. Sa citizenship ay ilalagay nyo lang po kung ano ang inyong citizenship kung kayo ay Pilipino or ibang lahi. At acquisition, papaano po kayo nakuha ng citizenship na yon? Ito ba ay by birth, naturalized, or acquired, no? So kadalasan, syempre tayo mga Pilipino ay by birth, no? Pilipino po tayo. Susunod naman po ay ang residence o address. Mahalaga na kung ano no yung kung saan kayo nakatira ay dapat maayos yung information na ilalagay natin. Anong province? Kung kayo ay taga Metro Manila, ang province po natin ay NCR 4th District. City, municipality, si-select nyo lang po dyan, City of Makati. Anong barangay? Ilagay nyo po kung anong barangay po kayo sa Makati. House number and street, pakikompleto po, pakiayos kung anong number ng inyong bahay at anong kalsada kayo nakatira. Ilang taon na kayo at ilang buwan na kayo na naninirahan doon sa address na yon. Susunod naman po ay yung pagsiset na po ng appointment. Sinasabi dito na pwede namang hindi mag-set ng appointment. Pero pagpunta sa COMELEC, priority ng COMELEC yung mga nag-set ng appointment. So, mas maganda kung may computer ka naman or may access sa internet or wifi, ay mag-appointment ka na. So, pag nailagay niyo po doon, pipili na po kayo ng date kung anong araw o anong oras kayo pupunta. Then, sa dulo ay review yung
i-review nyo po yung mga information. Siguraduhin nyo na walang wrong spelling. Tama yung spelling ng pangalan nyo. Tama yung birthday ninyo. Tama yung lahat ng mga detalye, pati po address. Dahil yan po yung lalabas sa inyong Comelec data. At ipit lang po na I'm not a robot para masiguro na kayo po ay personal, no, nag-a-apply. So, after nun ay makakatanggap na po kayo ng confirmation na ang inyong online appointment ay natanggap ng Comelec. Matatapos ang registration sa darating na September 30, 2021. So, ilang buwan na lamang ay matatapos na po yung registration. Kaya hinihikayat natin, no, yung lahat ng mga magkaparehistro ay dapat magpunta na po sa Comelec at magparehistro na po kayo. Dahil once na matapos ang date na ito, ay sa susunod na election na po kayo ulit makakapagparehistro. At sayang naman yung pagkakataon na kayo ay mapabilang at makaboto. So, sino yung mga pwedeng magparehistro? Lahat po ng 18 years old and above na mamaya ng Pilipinas ay maaaring magparehistro. At kung ikaw naman po ay 17 years old, pero mag-birthday ka bago or sa araw ng May 9, 2022, pwede ka na po magparehistro. Ibig sabihin, kung ang birthday mo ay January 31 at doon ka palang mag-18, pwede ka na po magparehistro ngayon dahil sigurado naman po na kayo ay 18 sa araw ng election. So, kaya sa mga watchers natin and viewers natin, punta na po sa Comelec, mag-online appointment na po tayo at magparehistro dahil mahalaga po ang inyong boto. Maraming salamat at muli, see you again. Bye-bye!